Fumiendo core la que hay, ay, 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 ay. Quien no anda core la que hay, ay, 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 ay. Fumiendo core la que hay, ay, 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 ay. Quien no anda core la que hay, ay, 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 ay. Wow, se despega like a rocket. Oh yeah, oh yeah, she be my rocket. Portarme bien, toca pelle y me vacila 10 de 100. Ahora es tú si le entrega constantemente. She's smoking glass, casi carats. Mi nombre por tu ciudad. Baby, si es que lo escuché el vecino atrás. Let's hop in cash, y si preguntas la que hay. She want it, I got it, y acabo de fixar. The story cash, la partidita al solitario. Ito na nga po pala yung ating Honda Click version 3 at kung mapapansin nyo medyo malaki na yung pagkakaiba ng itsura niya kumpara doon sa stock version. At isasabihin ko isa-isa dito guys kung ano yung mga accessories na nilagay ko dito sa motor na to. Syempre ilalagay ko na lang din sa description box ko sa baba yung link kung saan ko nabili yung mga accessories ni Honda Click version 3. So umpisa muna natin guys sa kanyang fairings, ano? Kung mapapansin nyo, itong si Honda Click version 3 is color gray and yellow-green combination. Pero ngayon, since mahilig tayo sa color na gray at black, so ginawa ko at tinapalan ko yung kanyang yellow-green na decals dito sa, ayan, dito sa side front. Tapos dito sa gilid and hanggang dito din sa kanyang side fairings, ayan, banda sa likod. So, para nang sa ganun, uniform na yung kulay niya. And sa harapan naman, pakita ko sa inyo guys yung itsura niya, no? Ayan. So, ayan guys, kung interested kayo sa cover-up decals, nandyan sa description box ko sa baba. Ayan yung kalalabasan. Anyway, marami silang color na available. So, next, dito tayo sa kanyang seat cushion. Ayan guys, ito yung ating camel back seat from Kino Racing. Ayan. So, this one guys is nabili ko to kasi naka-promo siya. I think nabili ko siya ng 1.8, no? Pero check nyo na lang din guys sa Shopee kung naka-promo pa siya hanggang ngayon. Nabili ko siya ng 1.8. Tapos yung cover-up sticker nga pala guys is nasa 100 plus lamang po yan, no? So, ito po yung itsura ni Kino Camel Backseat. So, napaka-premium po ng itsura niya, no? Tapos dito, napaka-foamy. So, habang nagda-drive ako guys, relax lang kasi may nasasandigan ako dito konti. Ayan. So, sa long ride, hindi na masyado sasakit yung puwet ko nito kasi nga napakalambot po ng seat cushion niya. Ayan. So, sa Surfy Motorcycle Kenu Racing, ayan po yung kanyang pangalan. So, again, yung link is nasa description box. Next is, syempre, hindi mawawala. Pinalitan din natin yung side mirror niya. Ayan. O, diba? Ito pong side mirror na to, guys. Sikat na sikat to. Lalong-lalo na sa mga Honda Click user, no? Ang pangalan ng side mirror is Street King side mirror. At yung napili nating lens is blue lens. So, yung lens na napili natin kaya blue. Kasi nga, pag kagabi, medyo maliwanag yung ilaw nung nasa likod ko para hindi masyado masakit sa mata. Ayan. Kaya blue lens. Pero kung gusto nyo naman po ng clear lens, meron din po sila. At meron din po silang version 1, version 2, and I think meron din silang version 3. Nakalimutan ko kung anong version to, pero ito yung saleable nila na Street King side mirror. At ito po guys ay pwede din sa kahit anong klaseng motorcycle, no? Hindi lamang kay Honda Click, pwede po. Kung halimbawa may raider kayo, sniper kayo, pwedeng-pwede po ito. So ito po yung kanyang itsura. Yung nagustuhan ko dito guys is napaka-premium, no? Tapos, merong cover yung mga bolts niya. So, napakalinis tingnan. Tapos, ayan. Yan yung itsura niya. No? O, diba, parang hindi siya katulad dun sa stock na mahaba. No?
medyo mababa na siya ngayon. So, yun yung nagustuhan ko dito sa kanyang side mirror. Ayan. So, ito yung sa malapitan. Next, ang isa pa sa accessories na nilagay ko dito kay Honda Click is itong kanyang tire hugger. Meron din silang matte black at meron silang carbon fiber na tire hugger. So, napili ko guys or nagustuhan kong bilhin to, it's because para hindi maputik, lalong-lalo na. Actually, hindi naman talaga maputik si Honda Click version 3. Mas gusto ko lang na talagang hakup niya yung putik if ever dadaan ako sa mga mapuputik na lugar. At saka para din malinis yung paa ko or paa ng angkas ko. Ayan. So, ayan, pili na lang kayo guys. Ilalagay ko din po yung link sa description box. Nakalimutan ko yung mga presyo, pero makikita nyo naman po doon sa link kung magkano po yung mga price nila. Dito naman tayo sa bracket ni Honda Click. So, ito guys is Raven, yung pangalan ng bracket niya. So, ilalagay ko na lang din sa description box sa baba yung link nitong bracket at pati na din itong top box. Ayan, kasama din yan. No? Ayan, naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Tapos, ito ay meron na ding padded sa loob na leather. Meron na din siyang padded dito guys para naman sa angkas mo. Para pag halimbawa sasandal siya, halimbawa nangangawit siya, hindi na masyado mangangawit yung likod niya kasi meron na siyang masasandalan. Ayan, tapos pwede nyo ding lagyan dito ng immortal bag. Alam nyo yun? Na parang pang top box. Ayan, pwedeng-pwede dyan. Ayan. Bracket, chat-up box, yung link sa description box. So far, yun lang yung mga accessories na nilagay ko dito kay Honda Click version 3. Wala pa akong nilagay na headlight at saka horn, pero plano ko soon lalagyan ko to. For the meantime, ito lang muna kasi gusto ko ng simple lang yung itsura ng motor ko. Ano, ayoko ng masyadong maraming accessories. Pero kung kailangan ko na talaga, halimbawa maglo-long ride ako, papakabitan ko yan ng mini driving light at saka ng horn. Pero for now, hindi na muna. Actually, nakaset up to guys kasi may rides ako tomorrow. So, yan po yung itsura ni Honda Click version 3 natin ngayon. Kung nagustuhan nyo po itong ganitong color combination, comment down below. At syempre, kung may katanungan pa kayo regarding sa mga accessories ni Honda Click, comment down below. Lahat po ng mga nabanggit ko, yung link sa description box para po makapamili kayo at makabili na kayo kung gusto nyo na ng ganitong datingan sa motor ninyo. So, dito muna tayo sa front. Ito yung front niya, guys. Ayan. Tada! Ayan. Yan yung front niya. Tingnan naman sa makina, guys. Wala akong binago. Actually, yung outer part lang ni Honda Click yung binago ko. Sa loob, wala. Wala akong binago sa makina, etc. Wala. Isa pa nga pala, guys. Meron na din pala akong nabiling bagong suspension kay Honda Click. Papalitan ko yung stock niya. Nitong Hero Racing, eto. Ayan. O, diba? Black-silver combination pa rin para uniform dito sa motor ko. Eto yung napili ko, guys, na suspension kasi na meron na siyang sub-tank para mas maganda yung play niya, lalo-lalo na sa off-road. Ayan. Tapos, kung makikita nyo, guys, dito, wait lang. Adjustable to. Ayan, pwede mong i-fast at pwede mong slow. Kaya ito yung napili ko kasi nga napakaganda ng forma at saka bagay na bagay yung kulay niya dito sa ating Honda Click version 3. Nice one. Nice. So, abang-abang kayo guys kasi ilalagay ko din tong suspension na to dito sa ating Honda Click.